Eh, ano bang kwento nyo? Bakit? Hindi mo binasiski pag-uwi mo? Pagod ako eh. Ito ba, kukwento ko na lang sa'yo. Ganito yung kwento eh. Yung bida natin, galing sa kulungan. Isang araw nakalaya siya. Doon sa paglaya niya, may dalawang cowboy na sumusunod sa kanya. Ganitong-ganito yung sundero. Yung dalawang cowboy na yun, meron silang relasyon sa isa't isa. Yung isa, vampire. Yung isa, werewolf. Alam mo pangalan ng mga cowboy? Tony Stark. Tsaka Bruce Banner. Tapos yung nag-aalaga, ng dalawang kabayong yun, ang pangalan, si Pony Horse. Bakit Pony Horse? Kasi may paniking lumalabas dito. Ah. Oo. Okay. Tapos, meron silang mission. Tapos yung mission nila, galing kay Charlie. Pero, ilang segundo lang yung mission kasi pagkatapos ng ilang segundo, sasabog na! Oo, tapos may dalawa siyang kaibigan. Alan, si Trinity tsaka si Morpheus, taga Hogwarts. Hindi alam ng bida na meron siyang superpower. Bakit daw? Kasi nakagat siya ng radioactive na Spider-Man. Ito yun, yung kanyang mga kukong mahaba, nagiging patalim pag nagagalit siya. Tapos sumakay siya ng barko. Doon sa barko, doon niya nakilala si Rose. Tsaka si Princess Fiona. Ano? Palagay mo? Ano naman kasi yan eh? Mga pelikulang pinag-tiipon-ipon mo eh. Halo-halo pelikula yan eh. Paano ba naman hindi mag-halo-halo yung mga pelikula sa kwento niya? Eh, nabibenta yan ng mga pekeng VCD at DVD sa Hidalgo. Ganyan naman pala eh. Jambul-jambul. Hindi naman ganyan ang kwento. Sige, ako na lang magkukwento. Total, dalawa naman kami ni Abdul na gumawa ng script eh. Naku! Naku! Sansa na! Sigurado! Ano na naman to? Halo-halo! Sus, Mariosep. Hoy! Matino ito! Hindi pagbebenta ng DVD tsaka VCD ang trabaho ko. Ano ba sa yung DVD, pagbebenta ng DVD? Doon ako nabubuhay. Tumahabayan yan. Eh, anong kwento mo? Di mo ba nakikita? Ako si Kristo. Pirated. Pirated? Kwento ka na, huwag yan o. Ako na hawak ng camera. Dali lang, baka nahihilo lang kayo. Hindi. Totoo. Tama si Abdul. Yung bida natin, si Diego, bagong layang bilanggo. Abdul, huwag mo to. Yun pa rin ang umpisa. Yun pa rin ang umpisa. Diego. Tapos nakalaya. Laya. Diego. Tapos? Eksena natin ngayon, kulungan. Makakalaya ka na, Diego. Diego, sana naman hindi na kita makita sa bilangguang ito. Ganon yung dating kaagad ni Warden. Mangangako si Diego. Warden, umasa kayo. Hindi na ako babalik dito. Next scene natin. Squatters area. Bahay ni Diego. Kakatok siya sa pintuan, squatters. Ay! Pagbubuksan siya ng kapatid niya, si Myrna. Patawagin siya. Kuya! Myrna, kumusta kayo? Laya ka na. Ang nanay. Papatayin si Diego ngayon, makikita niya yung nanay niya. May sakit. Oo, awa-awa ang itsura. Di pupunta agad si Diego doon sa nanay niya. Yayakapin niya yung nanay niya. Hihingi siya na tawad. Nay, patawaran mo ako. Patawaran mo ako. Antig yung puso, pati si Myrna, kapatid, antig puso. Hayaan mo. Bukas na bukas din maghahanap ako ng trabaho, Nay. Patawaran mo ako, Nay. Salamat siya. Nagyakapan, nag-group hug yung magnanay. Yeah? Iyakas sila.
Ganun, yun, iyakan na ganun. Tapos, di, pagkaiyakan nila, makikita natin si Diego sa mga construction site, naglalakad. Naghahanap ng trabaho, pero lagi, lahat, no vacancies. Ang dami niya napuntahan, hindi pa siya nakakuha ng trabaho. Hanggang sa, umuwi na lang siya ng bahay. Pero, maski wala siyang pera, wala siya nakuha ng trabaho, may dala pa rin siyang, ano, pagkain. Siguro pansit o kaya bihon. Oh, pansit. Oh, pansit. Oh, basta ano? Basta pansit. Ganda, ganda. Maski bihon o kanton yung dala niya, pansit. Di. Basta walang baboy ah. Oh. Teka, huwag mo na magulo, nagugulo yung kwento ko. Eh. Basta pansit. Kung may baboy, kaya wala. Ganda niya, ganda, 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 pansit. Sige na niya, tapos, tapos, tapos. Lagay, hindi. Okay, hindi mo na nanay. Oo, ako, subukan ko na lang si nanay. Mirna, kumain ka na rin. Oo, kuya, salamat. I think taga lang, ha? Kaya lang, maya-maya, nabuluo na si Mirna at saka yung nanay niya. Sabi ni Diego, oh, mayroon ako kang tubig. Ba't yun? Eh, kaso. Wala tayo ng tubig, kuya eh. Sandali lang. Sandali lang na eh. Bibili lang ako ng soft drinks. Lumabas siya ngayon. Pumunta siya sa tindahan ni Aling Ising. Pagdating niya sa tindahan ni Aling Ising, andun, nakita niya, nakatambay din doon. Sila Turco. Sino yung mga yun? Si Turco, kamukha ni Bummer Moran. Tapos yung mga kaibigan niya, si, ano, yung iba niya kabiit, kamukha ni Joaquin Fajardo yung isa. Uh-huh. Yung isa, kamukha ni Max Alvarado. Wow. Tapos yung uli, kamukha ni Rodolfo Boy Garcia. Uh-huh. Lahat yun, andun, lahat. Kainuman niya. Gabi, gabi, oh, oh. Oh, di, pagdating ni Diego doon sa may tindahan, nakita ka agad siya ni Turco. Diego! Lumaya ka na pala. Tagay, para sa iyong kalayaan. Pasensya na, Turco, pero hindi na ako umiinom eh. Nagtawanan nga ito sila Rodolfo Boy Garcia, tsaka sila Joaquin Pajado, tsaka si Max Alvarado. Saan ito pa? Nakaganon yung mata sa kanya eh. Tawa na! Diego, hindi pinapahiya si Turco. Mayroon ka ganyan si Turco, blan-blan. Di tumulong ngayon sila Max Alvarado, lokal. Lahat na! Oh, bakbakan! Bakbakan na! Sipa na! Kaso, talaga si Diego magaling sa away. Kaya nga siya nakulong. Dumating pa rin yung kaibigan yung may maamong mukha. Nung mala, Philip Gamboa ba yung itsura? Gamboa? Philip Gamboa! yun! Kayo, kilala ko yun. Yun, dumating. Ganda. Tapos, kapagbalat na rin yung Tumulong. Okay. Eh, di lalong nalaglag yung mga grupo ni Turco. Wala na. Okay. Taog lahat. Oh. Yeah, pre. Pasalamat si Diego kay Philip Gamboa. Salamat, bro. Okay. Habang ni Philip Gamboa. Oh. Walang naman, Diego. Pero kung may oras ka pa mamaya, inom tayo. Kaya nga, napapayak sa kwento. Okay yan, okay yan, okay yan. Namandaman mo miss Ron. Sige, tuloy mo. Suspense na ako. Seryo, kaya di... Susunod naman na eksena, siguro gawin na natin sa beer house na, no? Sa beer house na yung eksena. Beer house? Oo, oh, yung sa beer house. Yung beer house. Yung sa beer house. Nakapunta ba siya ng beer house niya? Oo, kasi sagot niya ano eh. Bagong buhay yan, ha? Bagong, eh, kasi hindi niya matanggihan si Philip Gamboa nga eh. Oo, nga, oo. Kaibigan naman eh, maamong mukha eh, diba? Maamong mukha. So, okay. Biglang may nagkasayo ng babae, ang ganda ng mukha. Malabit Bautista, yung bang asawa ba ni Kenny Loggins? Yun, ganun ang dating. Yun, basta doon, di, you know, eh, okay. Habang nagsasayo, no, na, siyempre, na-tripan na kagad ni Diego, eh. Oh. Eh, biglang binastos ng mga grupo na ipakita yung si Bet Bautista. Wow! Lasang caramel! Yummy! Personado ko yung babae niya. Ipinagtanggol ni ano ni Diego. Nagkagulo na lang, bakbakan na lang, pa 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 pa. Tara pa pa pa. Bro,
Habang susuntukan sila, nakikita natin sa background si Beth Bautista, sinusulat na niya yung address niya sa papel. Para pang nagtakbuhan mamaya, iaabot na lang ni Beth Bautista yung papel kay Diego. Susunod natin yung eksena na ngayon, ano na, luneta na. So, umpisa, nagkakahiyaan pa yung dalawa eh. Mayan, nakita natin, naghahawakan na ng kamay. Yun, di nakakita si Diego ng puno na may lilim, tapos naglambingan sila. Sagilit yan. Hanggat sa maya, naghahalikan na sila. Yun. Pagkahalikan, sunod na eksena, nasa motel, nakahubad. Pero papakita lang natin yung paan nila na nagkikis-kisan. Yun lang, ha. Sena nun, pangakuan niya ngayon. Sabihin niya kay Beth Bautista. Pinapangako ko sa'yo. Iingatan kita habang buhay. Yun, pangako ni Diego kay Beth Bautista. So, uwi na siya. Walang nagbubukas ng pintuan. So, ang ginawa niya, binuksan na niya yung pintuan. Pagbukas ng pintuan, nakita kagad niya sa mirror na patay. Tapos sa kabila, sa may sulok ng bahay niya, nakita rin niya si nanay niya, patay din. Pusan luha, tulo kagad ang luha ni Diego. Mila! Nasaan si Beth? Kung gusto mo pang makita ng buhay ang nobya mo, pumunta ka sa isang malaking bodega. Ang galaiti lalo si Diego. Kasakbo kagad siya kay Philip Gamboa. Pero ang bitaw kagad ni Philip Gamboa sa kanya. Huwag mo lalagay ang batas sa kamay mo, Diego. Hindi pinakinggan ni Diego si Philip Gamboa. Tumuloy siya sa bodega, dala-dala niya isang paltik lang. Pero hindi rin alam ni Diego na ito palang si Paquito ay nakipagsabwata pa doon sa kapatid niya si Romy Diaz. So dalawa ng grupo kalaban niya.
Maya-maya ito, dumating na yung mga may sirena na. Wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang-wang. Nagdating na yung mga pulis. Tapos yung kasama na ng mga pulis si Philip Gamboa. Andun na rin siya. Tapos, yung ano, yung warden, siya na rin yung magpapasuko kay Diego para one day shoot lang, di tipid tayo. Asus, nakakangalay na. Ikaw naman dito sa camera. Teka, teka. Napit na matapos eh. Yung sandali, content taste na lang. Di, yun na nga. Hanggat sa silang dalawa na lang ni Paquito ang natitira. Diego! Tarantado! Isa ka rin ulol, Paquito! Ulol ka rin! Di, yun. Sigawan sila, batuhan sila naman pagka, mga kilo-kilometro, mga dialogue na puro papogi, siyempre, ganun lahat. Ang haba! Pinatay mo ang mahal kong ina at ang aking kapatid! Ha? Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mo! Ganun! Siyam ang buhay ko! Isang bala ka lang, Paquito! Ikaw, dalawa! Hindi kasi sikatan ng araw! Gago! Sumikat na ang araw! Ano ka, bulag? Isa lang matitira sa atin! O sige! Isa! Dalawa! Sabay tayo, ha? Tatlo! Ah! Bumagsak! Tapos dumating sila Philip Gamboa, pinasuko na si, ano, sabi ni Philip Gamboa kay Diego. Diego! Sumuko ka na! 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 Ayun, nung may echo eh, di ba? Budega yun eh. Di, suko na siya. Be! Diego? Kaso tuso talaga itong si Paquito. Buhay ba pala? Tapos may baril pa? Diego! Buhay pa ko! Ah! Diego! Diego! Slow motion, babagsak si Diego. Sinasalo ngayon ni Beth Bautista yung ulo niya, no, ni Diego. Tapos patay na si Diego? Di pa, medyo may buhay, may hinga pa na konti. Pero sabi ni Diego, mahal na mahal. Diego! 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 Pagtaas ng camera, magpapatugtog na tayo nung ano, nung makabagbag damdamin na tugtog yan. Siguro kay Ray Valera baga na mga love songs. Ganun. Pagkatapos nung love songs, eto na. Maglalagay tayo nung isang versikulo mula sa Bible. Tulad ng mga pelikula ni Ramon Revilla, di ba? May mga ganun. Tapos yan. Good. Tapos tayo. Yeah! Kristiyano na naman. Ano nga yung camera?